Tawagan ng Philippine Coast Guard sa pamahalaan ng modernisasyon para mapalakas ang pagabantay sa mga karagatan ng Pilipinas. Ayon sa Coast Guard, mahalaga ngayong mapaigting ang monitoring partikular sa West Philippine Sea para maisiwalat ang mga aktibidad ng China. Yan ang headline, Pilipinas, ni Michael Deliso. Michael. Justin Ibok ng Maritime Security Advisor ng Philippine Coast Guard at kumpiyentong suportahan ang modernisasyon ng ahensya para mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pagmamonitor sa gray zone activities sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sabi ni Commodore Jay Tariela ng CCG, sa ngayon ay may mga ulat din ng incursion o pagpasok sa Northern Territories at Eastern Seaboard ng bansa, partikular sa Benham Rise. Iginiit si Tariela na mahalagang mapalakas ang pagpapatrolya ng CCG sa West Philippine Sea para maibulgar ang mga umano'y pambubuli ng China sa lugar. Para kay Tariela, ang pagsisiwalat sa gray zone operations ng China ang magagawa ng Pilipinas para ma-pressure itong sumunod sa international law, lalo't hindi naman uubra ang Manila sa economic at military power ng Beijing. Let us not allow ourselves to suffer silently because of their harassments and hostile actions. To expose the bullying behavior and aggressive actions of China is its most important contribution in countering the gray zone activities in the Indo-Pacific. The Philippine Coast Guard's role now of becoming a mouthpiece allows the like-minded states to express condemnation and reproach, which puts Beijing into spotlight. Muling sinuwalat ng PCG ang panunutok tumano ng military-grade laser light ng Chinese Coast Guard sa isa sa mga bangka ng Pilipinas sa West Philippine Sea noong February 6. Para sa headline, Michael Deliso, ABS-CBN. Maraming salamat, Michael!